Ito ang ano, alam niyo yung mga pangyayari na yan, di ba? Ito'y very significant dyan eh, mga kaibigan eh. Lalo ngayon, na wala nang makakaligtas sa kasaysayan. At itong lahat ng kapalpakang pinagagawa nitong si Juan, si Cayetano, mga kaibigan, eh habang buhay na, habang buhay na kahihiyan na para sa mga sa bansa at sa mamamayan. Habang buhay na kahihiyan sa bansa at mamamayan, itong mga kapalpakang pinagagawa ni Cayetano, I. Caldero, I. Kikiam, mga kaibigan. Isipin mo, pagbukas mo ng Google, yung mga bata na hindi pa naiintindihan ngayon ito, darating ang araw, mababasa nila yan, pipindutin lang nila. ASEAN, 38 ASEAN, 2019. Eh, lalabas na lahat yan eh. Mga kaibigan eh, lahat ng reklamo, kung paano naging kahiya-hiya itong bansa natin na kinaladkad ni Alan Peter Cayetano sa kahihiyan. Eh, kilala tayo ano, bilang isang bansa na kilala sa hospitality. Di ba? Yan ang matagal na ano eh, na kilala ang Pilipinas sa pagiging hospitable. Eh ngayon, hospital lang abutin, mga kaibigan. Pag sinabi mo, Pilipino, mga kaibigan, nakatala na yan eh, sa kasaysayan eh. Kahit ano sabihin mo, isang malaking katatawanan sa mundo, itong pag-uhos ng Pilipinas na pinangahasan ni Alan Peter Cayetano, mga kaibigan, habang panahon na yan, isang malaking kahihiyan na kapag nabanggit yan, halimbawa, pupunta ka sa ibang bansa, Pilipino ka, di ba doon yung ginanap yung 38 Southeast Asian Games? Nako, mga kaibigan, yan ang magiging ano mo, identity mo bilang isang Pilipino. Sana man lang gunapartihan tayo pare-pareho ni Alan Peter Cayetano. Di bali na tayo mapahiya, di ba? At least nakinabang ka. Wala eh. Ang sa atin lang eh, pride, di ba? Ang sa atin lang ay dangal ng Pilipino na dinapurak binaliwala eh nitong si Cayetano. Mahalaga pere, mga kaibigan. Ayan, itong isipin mo, pag binuksan mo ang Google, lalabas na. Lahat po yan. Ano sinasabi ng Indonesia? Yan. Ano sinasabi ng Thailand? Lahat yan eh. Lalabas yan eh. Mga kaibigan eh. Singapore Straight Times. Naku, Sus Mar Yosef. Mga kaibigan, ano sabi ng Singapore Straight Times? Lumabas pala ito eh, sa mga newspaper sa Indonesia. Yung mga leading newspaper nila. Mga kaibigan, Singapore, napaulat doon na ang Singaporean team ay nagpadala ng liham sa mga organizer at hinihiling nila na sa lalong madaling panahon, urgent and immediate attention na to issues experienced by their athletes in the Philippines. Yung kanilang na masamang karanasan ng kanilang mga atleta dito sa Pilipinas. Isa na dyan yung kawalan ng tamang pagkain. Isipin mo yan. Ginawa yung Pilipinong atleta itong mga foreigner. Palibasa, ginugutom yung mga Pilipino. Di ba?
ginugutom nila, sanay silang gutumin yung mga atleta, eh pati itong mga ito, nadamay, mga kaibigan, sa Malaysia. Yung mga sinabi nung ano, yung manager nila, ha? Yung manager ng football team sa Malaysia, si Datuk Seri Subahan Kamal. Ha? Sabi niya, they would have to manage since some stadiums were not completed. Oh, tayo ba nagsabi niyan? Mga kaibigan, inimbento ba ng publiko yan? Hindi ba totoong nangyari yan? Eh para sa kanila, parang hindi, gusto nilang palabasin, parang hindi totoong nangyari. Ito mga sinasabi sa social media, ito reaksyon, itong public outrage. Public outrage yan eh. Na merong pinagbasihan, hindi inimbento yan. At yung public outrage na yan, epekto yan ang ginawa ninyong kapalpakan. Kayo ang gumawa. Oh, mga kaibigan, ito lahat, lumabas sa periodiko nila yan eh. Oh, sa Khmer Post reported, sa Cambodia ito, that the Cambodian team was in the tragic situation. Simo, tragic, sinasabi dito, trahedya, dumanas ng trahedya. Oh, where they slept after they laid on a function area's floor for almost 5 hours waiting for their respective rooms at the hotel. Paano mo itatago yan? Eh hindi na mamamayang Pilipino nagsasabi nito. Ha? At ito'y mga matatagpuan na sa Google. Yan na ngayon ang bagong encyclopedia. Ano ba kayo? Hindi ba? Wala na yung papel. Pagmumulan pa ng sumig yung libro eh. Wala nang bibiling yan. Ang tao ngayon, pag gusto ng kasaysayan, makaalam ng mga bagay tungkol sa kasaysayan, eh pupunta na sa Google. Pipindot ka lang eh. Di ba? O, pindutin mo. 38 ASEAN. Oh. O, 38 SEA Games pala. ASEAN ako na ASEAN. 38 SEA Games. Oh, mga kaibigan, lalabas na lahat yan. Mababasa na lahat yan. Di ba? Oh, mga kaibigan, sa Bangkok. Oh, sa Bangkok Post. Oh, ayon dito kay Akira Nishino. Ayan. Kanyang binanatan itong SEA Games organizers for their failure to provide adequate facilities. Eh, isa reklamo eh. Oh, tumutugma eh. I would want the players to have a good environment and good perfect meal. I'm wishing the organizers can provide for our team players. Sabi ni Nishino, Japanese itong kanila, manager eh. Oh, mga kaibigan, hindi ba nga, ang pinakamalaki pang kahihiyan dyan, yung Prime Minister mismo ng Thailand, matapos makarating sa kanyang kaalaman, itong kanilang reklamo, mga kaibigan, abay nagpadala ng pera para sa sarili nilang mga atleta upang makakain sila ng wastong pagkain. Oh, Jesus Mario Joseph, mga kay, hindi ho natin inimbento ito pare-pareho. Walang umimbento nito. Ang umimbento nito, si Cayetano. Ha? At saka yung mga kasama niya na nag-organize, in charge sa organization nito pong SEA Games.
Oh, yung kikiam ni ano ni Panelo. 'Di ba? Ang alam ko lang. Natawa ako rito eh. Ang alam ko lang kinakain yun. Pag medyo wala ka nang makain. Ha? Pagka itong salitang ito ni Panelo eh. Ha? Eh, ano eh, magkakaroon ka ng ibang imagination dito eh, sa sinasabi niya eh, di ba? Ewan ko kung ito'y, ano ah, kuhan dito, bigla niyang nasabi o kuhan, ang alam ko lang, kinakain yun. Pag medyo wala ka ng makain, yan. Tungkol yan doon sa kikiam, mga kaibigan. Ako mahilig ako dyan sa kikiam, mga kaibigan. Masarap din yan eh. Pero merong hindi masarap na kikiam eh. May masarap, may hindi masarap. Naalala ko tuloy. Noong nabubuhay si Victor Lopez, dekada 80. Oh, pagka gabi na, mga alas 7 ng gabi, biglang may susundo sa akin. Eh, Percy, anya, pinasusundo ka ni chairman. Mag-picnic daw kayo. Kaya ako naalala si Victor Lopez Jr. Pinapanood ko na naman yung isang araw eh. Pinalabas na naman sa TV, yung bida rin si Ramon Revilla eh. O, ngayon, naalala ko na naman yung kaibigan ko. Eh, paggabi nga yun, pasusundo ka ni ano, pinasusundo ka anya ni chairman. Bakit? Eh, magpipiknik daw kayo. Ha, ganun ba? Eh, dito ang tuwa yung mga bataan ni Victor. Darating ako. Nakapadyama lang yun, ha? Naka-t-shirt lang, naka-chinelas lang. Oh, merong kaprasong lamesa ron. Alam niyo kung saan kami kumakain? Sa tabi ng mabahong ilog. Estero. Ha? Doon sa tulay. Yung tulay ngayon, nadadaanan nyo na yan, yung kali niya, sa Kapulong. That time, ginagawa pa yan. Hindi pa tapos yan. Yung Kapulong na yan. Nilalaparan pa yan nung nagpipiknik kami dyan. Oh, tawag ni Victor Lopez do, piknik eh. Ilalabas yung lamesa, kaprasong lamesa. Magpapabili ng pagkain yan doon sa Aroma, sa Balot. May masarap na restaurant doon, sarap ng fried chicken doon eh. Oh, pagkatapos eh, yung kikiam doon, yun ang isa pang masarap doon. Mura na, masarap pa. Pero kulubot din yung kikiam doon. Ha? Mahaba. Mahaba pero kulubot. Wala namang kikiam na hindi kulubot eh. Lahat naman kasi ng kikiam, kulubot yan. Mga kaibigan. Ngayon, eh di picnic kami. Ang sarap eh, nagkakamay kami. Ultimo sinangag doon. Yung fried rice doon sa pangalan ng restaurant na yun, Aroma. Oh, magpapabili na yun, no? Pagdating noon, eh, kakamay kami. Ah, sa dahon lang, oh. Kami kakain. Sipin ninyo, mga kaibigan, masarap yung kikiam, eh. Depende lang kung saan, di ba? Saan mo bibilin. Eh, pero yung pinakain yata sa mga atleta, eh, street food, eh. Hindi naman street food yung totoong kikiam eh, mga kaibigan eh. Madalit sabi, mura lang yun. Nabibili yun, supot-supot, di ba? Ipiprito mo na lang. Oh.